Hello, Grade 8. Okay, so welcome back ating part 2 ng ating discussion. Okay, so yung next discussion natin is about, we're going to discuss about the quadratic trinomials of the form ax squared plus bx plus c. So where a is equal to 1. So, yung value ng A natin is equal to 1. So, yung magiging factor natin or yung expected answer natin ay dapat ganito ang magiging factor natin. So, the quantity of X plus N times the quantity of X plus M. Magiging ganito dapat siya. So, yung B natin is sum ng M at saka N, at yung C natin ay magiging product ng N at M. Okay? So, ganyan po dapat. So, ibig sabihin po dito, dapat memorize nyo yung mga factors ng bawat integers. Okay? So, subukan natin sagutan yung example number A. So, subukan natin sagutan sa inyong last. Okay, paano kaya niya nakuha yung sagot doon? Okay, so yung example natin is x squared plus 12x plus 27. Okay, so mag-iisip kayo ng dalawang integers na kung saan kapag pag pinag-add ninyo magiging 12, at kapag pinag-multiply naman ninyo ay magiging 27. Okay, so mag-iisip kayo ng mga possible factors ng 27. Okay, so ano kaya yung mga possible factors ng 27? Okay, so ano yung maging possible factors ng 27? Okay, so meron tayong 3 and 9. Okay, 3 and 9 is equal to 27. 1 and 27, that is equal to 27. Kukunin naman natin ngayon yung sum of the factors. Or ipag-a-add natin itong dalawang ito, ang dapat na magiging sagot natin or magiging sum natin is 12. Okay, so 3 plus 9, so that is 12. 1 plus 27, that is 28. So, ibig sabihin, ang gagamitin nating factors dito ay yung 3 and 9. Because 3 times 9 give us 27, and 3 plus 9 give us 12. Okay, so ibig sabihin, ang magiging factor natin, so ganito lang po natin isusulat. So, isusulat natin yung x. So, understood na kapag pinag-multiply natin yung x, it give us x squared. So, x times x, so that is x squared. So, kaya po yung magiging first term natin sa bawat binomial is x. Okay, so x plus, so since yung sign natin is all positive, so magiging sign natin dito ay positive. So, ang n natin, so that is 3 times the quantity of x plus, so ang m natin is 9. Okay, so ito na po yung ating magiging factor. So, ganyan po kadali kunin yung factors ng quadratic trinomial in the form of ax squared plus bx plus c where a is equal to 1. Okay, so next example natin is yung letter B. So, yung letter B natin, that is x squared plus 10x minus 4. Okay, so mahalaga na malaman natin itong mga to para kapag nag-problem solving tayo, madali nyo na lang ma-apply yung or madali nyo na lang ma-solve yung ating mga problem solvings. Okay, so x squared plus 10x minus 10. So, this is our next example. Okay, so tingnan nyo ulit yung last ninyo. So, first step natin, mag-iisip kayo ng possible factors of negative 4. Kukunin natin yung factors ng negative 4. Para makakuha tayo ng negative sign or maging negative ang ating product, kailangan ipag-multiply natin yung negative and positive. So, ibig sabihin, yung magiging factors natin, ang magiging sign is negative and positive. Okay. So, we have possible factors. Pwede natin gawin yung negative 4 and 1. Okay. So, meron din tayong
negative 2 and positive 2. And meron din tayong negative 1 and positive 4. Titignan ngayon natin dito kung alin dito yung factors na gagamitin natin na kung saan magbibigay sa atin ng sum na positive 10. Okay? So, pansinin yung mabuti. Na, so, dapat ang magiging sagot natin or sum natin is 10. Okay? So, try natin kunin yung sum. Sum of the factors. Okay? Negative 4 plus 1. So, that is negative 3. So, unlike sign, you're going to subtract, then copy the sign of the highest number. Okay? Negative 2 and positive 2. So, we got 0. Negative 1 plus 4, we got positive 3. Okay? So, napansin ninyo na wala ditong sum na equal siya sa 10. So, ibig sabihin, hindi natin makukuha yung factors ng x squared plus 10x minus 4. So, ibig sabihin, this is not factorable. So, hindi natin siya pwedeng i-factor out kasi wala tayong makukuhang integer na ang product ay negative 4 at ang sum naman ay positive 10. Okay, so ibig sabihin, the answer in letter B is not factorable. Okay? Kapchagin nege natanajun no.